Malakas ang dugtugan sa loob ng resto bar na kinaroroonan nila. Nakakuha ng magandang achievement ang buong team nila, kaya naman naisipan ng team manager nila na sama-samang lumabas ng gabing iyon. Sa stage pa lang ay tanaw na niya ang iba't ibang klase ng taong naroon. May sumasayaw na parabang wala ng bukas at mayroon namang parang baliw na. Hindi niya alam kung anong klaseng mga problema ang daladala ng mga ito. Basta ang alam niya, may sarili siyang problema. Iyon ay ang sitwasyon niya. Ang pagiging no boyfriend since birth niya. Iyon ang malaki niyang problema. Hoy! Huwag mo nang intindihin! Lilipas din yon! Pasigaw na sabi ni Letty sa kanya. Ngunit rinig pa rin niya iyon kahit na napakalakas ng ingay sa loob ng reservoir. Oo nga! Alam mo, inggit lang sila sa'yo. Kasi sila, maagang nagsipag-asawa. Maagang nasira ang mga buhay nila. Segunda rin ni Nelia. Ang dalawang kaibigan niyang ito ang tanging nakakaunawa sa kanya sa lahat ng mga pinagdaraanan niya. Sa edad na 32 years old, wala pa siyang asawa o kahit na nga boyfriend man lang na magiging assurance niya pagdating ng panahon ay magkakapamilya siya. Wala, kahit na minsan hindi pa siya nagka-boyfriend. Kung yung iba parang t-shirt lang kung magpalit ng karelasyon, siya, kahit minsan sa buhay niya hindi niya pa natikman ang mahalin o mahalikan, mayakap man lang ng isang lalaki. Buo pa naman ang pamilya niya. May nanay at tatay pa siya at isang pasaway na kapatid na lalaki na palagi siyang sinisisi kung bakit hindi nila magawang magpakasal ng long-time girlfriend nito. May batas kasi sa buong pamilya nila na sinusunod na sa loob ng isang pamilya, hindi maaaring maunang mag-asawa ang nakababatang kapatid sa nakakatanda. Masisisi niyo ba ako kung magkaganito ako? Ako ang tinitingnan ng lahat. Sa buong angka namin, ako na lang daw sa lahat ng panganay na apo ang wala pang pamilya. At yung kapatid kong lalaki na matagal na gustong magpakasal ay nagagalit na rin sa akin. Paano? Hindi nila magawang magpakasal o mag-live-in man lang dahil bawal nga sa pamilya namin yon. Halos maiyak-iyak at nagkandahaba ang ngusong sabi ni Claire. Muli niyang isinubsob ang mukha sa counter table ng nasabing resto bar. Naroon silang tatlo habang ang ibang kasama ay nasa table. Siya at ang dalawa niyang kaibigan ay nauna ng mag-inuman. Ayos lang yan. Isang araw, makikilala mo rin siya, friend. Yun ay kung may nakatakda talagang tao para sa'yo. Sabay humagalpak ng tawa si Letty. Ano ba? Kaibigan ba talaga kita? Naitanong niya kay Letty habang nakanguso pa rin. Sinabayan ng tungga ng alak sa maliit na basong naroon sa harapan nila. Isang bote pa nga ng alak dito, yung katulad ng iniinom ko. Sigaw pa niya sa bartender na nagbibigay ng mga order nila. Naglagay naman kaagad ang bartender ng alak sa ibabaw ng counter. Isang grupo naman ang kalalakihan ng bagong dating lang din sa loob ng resto bar. Anim na kalalakihan at mukhang mararangal naman. Nakasuot ng suit ang isa na tila ito ang pinakaboss sa lahat. Iyong iba ay naka-office attire lang. Nagtatawanan sila habang naglalakad. Iyong isa naman ay naunang naupo sa harap ng counter upang umorder ng alak. Kaya lang, napansin nilang naroon na ang tatlong babae at yung isa ay halos lasing na lasing na. Hey girls! Buti pa lumipat na kayo doon sa table ng mga kasamahan nyo. Base kasi sa mga suot ninyo, sila yung mga kasama nyo. Sabay turo nito sa isang table na nasa likuran nila. Nakita kasi ng mga ito na pareho ng mga uniform na suot nila ang mga nakaupo sa lamesang yun. Eh ano naman ngayon? Kami naman ang nauna rito. Pasigaw na bigkas ni Nelia sa lalaki. Oo nga, kaya lang medyo lasing na yung mga kasama mo. Kami naman dito. Kasi dito talaga nakapwesto ang bossing namin. Sabay turo rin ito sa isang lalaki na nakasuit. Kung titingnan ay mukha itong CEO ng isang kumpanya.
Bakit? Ayaw ba nilang umalis? Tanong nito nang makalapit. Oo, boss. Ayaw eh. Sagot ng isang lalaki na kanina pa nakikipagtalo sa kaibigan niyang si Nelia. Girls, alis na tayo. Ayoko rin makipagsiksikan dito. Hindi ko gusto ang amoy nila. Parang hindi mga tunay na lalaki. Sambit niya. Ngunit hindi niya alam na napapasigaw na pala siya. Sa lakas kasi ng tugtugan ay hindi na niya namalayan na ang bawat salita niya ay pasigaw. Sumenyas ang lalaking mukhang CEO sa DJ ng bar na iyon at pinahinaan ang tugtugan. Ano ngang sabi mo, miss? Tanong ng lalaki habang nakataas ng bahagya ang isang palad nito. Ang sabi ko, hindi ko gusto ang mga amoy nyo. Amoy hindi tunay na lalaki. In short, mga bading kayo. Sigaw niyang muli sa mga ito at sa pagkakataong iyon ay rinig na ng lahat ng mga tao sa loob ng lugar na iyon. Halos lahat ng mga tao ay napanganga sa kanya. May napatakip ng mga palad sa sariling bibig. Hindi niya alam na ang lalaking yun pala ay kilalang kilala sa resto bar. Kaya naman ganun na lang ang pagkapahiya nito sa lahat ng tao. Hindi ito sanay na napagsasabihan, lalo na ng isang katulad niyang babae. Ah, kami pa pala ang hindi tunay na lalaki. Ang tanong, ikaw ba? Nagka-boyfriend na sa edad mong yan? Natatawang tanong ng lalaki sa kanya habang nakatitig sa mukha niya. Suot pa niya ang ID niya, kaya naman walang ano-anong kinuha nito iyon at binasa ang pangalan niya. Ngunit dala ng kalasingan ay hindi niya nagawang magsinungaling. Hindi man lang niya nagawang mag-deny sa lalaking kaharap. Hindi! Hindi pa ever! Madalas nga nila akong sabihan ng NBSB daw ako! Parang maiiyak pang ang sigaw niyang muli sa lalaki. Samantalang ang dalawa niyang kaibigan ay napatakip na lang ng mga palad sa kanilang mga muka dahil sa kahihiyan ng mga oras na yon. Sinubukan nila siyang pigilan na isang bulat ang katotohanan ngunit hindi nila nagawa. Girl, ano ba? Nasabi mo na yata ang buong buhay mo. Tara na! Naiipit ang boses na sabi ni Letty sabay hatak pa sa kanya. Hindi! Bitahon niyo ako! Ang yayabang niyo naman! Bakit? Pagmamay-ari niyo bang lugar na to? Sigaw pa niya at sinamahan ng pangduduro sa mga lalaki. Hoy babae, wala ka naman palang nakarelasyon kahit na sino. Paano mong nalalaman ang amoy ng isang tunay na lalaki? Tanong naman ang pilyong lalaki na sa pagkakataong iyon ay nabaling na ang atensyon sa kanya. Ang yabang mo? Ano, suntukan na lang tayo. Hindi mo kasi alam na sa araw-araw ng buhay ko may nakakasalamuha akong lalaki at isa-isa sila. Binabalibag ko. Kaya naamoy ko kung anong amoy nila. Sila yung mga tunay na lalaki. Samantalang ikaw? Inilapit pa niya ang mukha niya sa katawan ng lalaki at sininghot-singhot ito. Hindi na niya alam ang mga ginagawa niya dahil sa kalasingan. Wala! Wala ka talaga kahit na kaunting amoy ng isang lalaki! Sabi pa niya rito. Nagtitimpi ang itsura ng lalaki kahit na mukha na itong pahiyang pahiya dahil sa mga sinabi niya. Nang bigla na lang siyang mapasubsob sa dibdib nito at napahawak pa sa suot nitong suit. Hoy! Ano ba? Bitawan mo ngang damit ko! Sabi nito sa kanya habang hinahawakan ang kamay niya ng mahigpit na nakahawak sa damit nito. Siya naman ay nagbabadyang masuka. Hindi na niya mapigilan ang pagbaliktad ng sikmura niya at maging ang paligid niya ay umiikot na parang istubibo. Hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang bumigay. Tuluyan na ngang lumabas ang lahat ng laman ng tiyan niya at lahat iyon ay naibuhos niya sa suot na damit ng lalaki. Anak naman ang ano? Sigaw ng lalaki habang hawak ang balikat niya. Nasa halip na itulak siya ay tila napasubsob pa siyang lalo sa katawan nito. Nanlalaki ang mga mata ng lahat at halos hindi makapaniwala. Maging ang iba pa niyang kasamahan sa trabaho ay naglakihan ng mga mata at may iba namang nagpipigil na matawa.
Ngunit siya ay tuluyan nang bumagsak at nawala ng ulirat at hindi na niya namalayan ang iba pang sumunod na mga nangyari. Umaga na nang magising siya. Hindi niya alam kung anong nangyari kagabi sa kanya sa resto bar na pinuntahan nila. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa bahay nila. Hoy! Sabay pukpok ng hawak na tabo ng mama niya sa kaniyang ulo. Aray! Si mama naman! Bakit ba nananakit ka? Mas-himas niya ang bumbunan niya dahil sa sakit na nararamdaman buhat sa tabo. At bakit hindi? Sira ulo ka! Alam mo ba kung paano ka nakauwi kagabi? At kung ano-ano ang mga pinaggagagawa mo? Sigaw na tanong sa kanya ni Aling Celia. Ho? Oo nga pala ma. Paano nga pala akong nakauwi rito sa bahay natin? Napapakamot pa sa masakit niyang ulo na naitanong niya sa kaniyang ina. Paano? Yan! Nang dahil dyan sa kagagahan at kabaliwan mo! Hindi mo na alam kung anong pinaggagagawa mo. Paano na lang kung napagsamantalahan ka ng mga lalaking hindi mo kilala? Sige, anong gagawin mo? Sana nga ma, para hindi na ako namang problema sa mga mahadera nating kapitbahay at kamag-anak. Napapasabunot niya sa sariling sagot sa ina. Abat nalinti ka na talaga yung kagagahan mo, no? Napasabunot din ang ina sa buhok niya. Mabuti na nga lang at maiksi lang ang buhok niya na hindi aabot sa balikat. Mama naman! Mas gugustuhin ko pang tumanda ka na nga lang ng dalaga kaysa naman maging babaeng disgrasyada ka na hindi alam kung sinong lalaki ang ama ng anak niya. Luka-luka! Singhal pa ng kanyang ina matapos bitawan ang mga buhok niya at saka siya padabog na iniwan sa loob ng kanyang silid. Naiwan naman siya na naiiyak dahil sa kaniyang sitwasyon. Mas nais na niyang magkaroon ng anak kahit na bunga lang ng isang gabing pagkakamali. At least, natikman naman niya ang sinasabi ng lahat na luto ng langit at magkakaroon pa siya ng matatawag na anak. Wala naman talaga siyang pakialam kung hindi na siya makapag-asawa. Ang gusto lang niya ay magkaanak siya para pagtanda niya ay may matawag pa rin siyang sariling pamilya. Nang makababa siya ay nakapaligo na siya at nakabihis para pumasok sa opisina. Oh, nandito na pala si Miss Troublemaker. Patutsyadang salita ng kapatid niyang lalaki na si Lucho. Isa sa mga dahilan ng pressure niya, isa kasi ito sa naninisi sa kanya dahil sa hindi pa niya pag-aasawa. Hindi nito mapakasalan ng babaeng gusto nito. Ano na namang problema mo? Singhal niya. Ikaw ang problema ko, ate. Singhal din ito. Bakit ba? Sisisihin mo na naman ako kung bakit hindi ka makapagpakasal? Hindi lang yon. Nakakahiya ka, ate. Pinapangalandakan mo pa sa buong madlang na NBSB ka. Buong kamag-anak natin. Ikaw ang pinag-uusapan sa mga GC. Ano na naman bang issue niyo sa akin? Masamang titig ang pinukol niya sa kapatid. Napabuntong hininga na lang itong napatingin din sa papa nila at mama. Pa! Ma! Hindi niyo po ba pwedeng ihanap na si ate ng mapapangasawa? Yung kahit sino lang dyan! Nagsasawa na ako kay ate! Sambit nito sa mga magulang. Loko-loko! Anong gusto mo? Ipamigay ko na lang ang ate mo sa kahit na kaninong lalaki dyan? Tanong naman ang ama nila na si Mang Ben. Naluluha naman siyang napatingin kay Mang Ben na kaniyang ama. Ito na lang yata ang nakakaunawa sa kaniya sa kanilang pamilya. Papa, mahal mo talaga ako. Sabi pa niyang naihilig ang ulo sa balikat ng katabing ama. Nagulat pa siya nang makita niya ang mga kalalakihang nakaitim sa loob ng building nila. Nagtataka niya yung tinitigan. Isang kasamahan niya ang hinila na siya papasok sa loob ng elevator. Dalian mo, Claire! Hinahanap ka na sa office, kaya nga inaabangan na kita. Sambit ni Letty. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Naguguluhan rin niyang tanong. Hindi ko rin alam.
Basta bilisan mo na at pumunta ka na sa conference room. May nag-iintay sa'yo doon, sabi ni Letty. Nang makarating sa nasabing room, kinakabahan man, pinilit na lang niyang buksan ang pintuan. Nakita niya ang isang tao na nakaupo sa upuang nasa center table, kaya lang ay nakatalikod ito. Ang akala niya ay ang manager nila iyon, kaya naman lumakad siyang palapit at umupo sa upuang malapit sa lalaki. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Diretsong tanong niya, kahit na ang totoo ay dinadaganan ng takot at kaba ang dibdib niya. Pumihit ang swivel chair na inuupuan ito at nanlaki ang mga mata niya nang makitang ibang tao pala ang nakaupo roon. Napatayo siya. Sino po kayo? Tanong niya sa lalaking nang mga oras na yun ay nakatitig sa kanya ng masama. Ang bilis mo namang makalimot. Mahinang bulalas nito sa kanya, sabay tayo sa pagkakaupo. Hindi mo ba ako naaalala? Tanong nitong muli na bahagyang ngumiti, iyong ngiting nang uuyam. Marahan naman siyang napailing sa binata. Hindi niya maisip kung saan ba niya ito maaring nakita. Sorry sir, hindi ko po talaga maalala eh. Saan nga po ba tayo nagkita? Ako lang naman yung lalaking sinukahan mo ng mabahong laman ng bituka mo. Iinom-inom ka kasi nang hindi mo naman pala kaya. Napahampas ng malakas ang palad nito sa lamesa. Tiningnan na naman siya nito ng tingin na parabang lalamunin siya nito ng buhay. Napapikit na lang siya ng mariin. Alam niyang nasaktan ito sa ginawang paghampas sa lamesa. Ngunit hindi na lang pala nagpahalata. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Patawarin mo ko. Nanginginig ang tinig niyang sabi sa lalaki habang yumuyukod pa. Sa tingin mo, may magagawa ang sorry mo? Tanong nito. Kung ganun po, ano po bang kailangan kong gawin para makabawi po sa kasalanan ko sa'yo? Tanong niya. Huminga muna ito ng malalim at saka tumitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Pwede ka na. Hindi ako mamimili kasi nagmamadali ako. Tsaka ikaw nang may sabi, NBSB ka pa. Ibig sabihin, virgin. Sabi nito na seryoso ang pagkakasabi sa kanya ng salitang virgin. Kinabahan siya kaagad, napayakap sa sarili niya at tiningnan ng masama ang lalaki. Ano po bang binabalak mo sa akin? Sisigaw po ako rito. Naibulalas niya. Umatras pa siya nang humahakbang ang isang paa nito. Ano namang iniisip mo? Pagsasamantalahan kita rito? Hoy! Ikaw ang may atras sa akin! Sigaw nito sa kanya, sabay duro. Hindi naman dahilan yun para gawan mo ko ng masama sa mismong opisina pa namin! Nasabi niya kahit na kinakabahan siya sa lalaking ito. Tumigil ka! Ambisyosa! Kailangan ko lang naman ng isang babaeng magpapakasal sa akin. Yun ang bili ng lolo ko sa testamento niya. Kinakailangan makapagpakasal ako sa isang babaeng hindi pa nagkaka-boyfriend kahit kailan. At ang akala ko, walang ganung babae sa mundo. Nasabi nito sa kanya, Hoy mister, kahit na ganyan ako, hindi ako desperada para magpakasal na lang sa'yo. Nang basta, no? Singhal pa niya. Tinangka na niyang lumabas ng lugar na yon. Ngunit hindi niya mabuksan ang pintuan. Hindi tayo lalabas dito hanggang walang close deal na nagaganap sa ating dalawa. Sabi pa nito na nag-cross arms pa. Bumalik ito sa pagkakaupo sa swivel chair kanina. Hoy mister, mali itong ginagawa mo. Pwede kitang idimanda. Sige, magdimanda ka. Pero ang buong kumpanyang ito, ipapasara ko. Hindi na mag-i-invest ang kumpanya namin rito. Malulugi ang kumpanyang ito at maraming mawawala ng trabaho. Pati pamilya mo pwedeng madamay. Banta pa ng mayamang lalaki. Buisit na buhay to. Kasalanan na pala ngayon ang pagiging NBSB. Sana pala kahit sino na lang ang nanligaw sa akin nun, sinagot ko na lang.
Naiinis niyang nasabunutan ang sarili niyang buhok na hanggang balikat lang. Bukod sa pagkikita natin sa resto bar kagabi, wala ka nang natatandaan na nakita tayo? Sa ibang lugar? O sa lugar kung saan ka nakatira? O nagtatrabaho? Mahinang natanong ng lalaki. Teka nga muna, sino ka ba? Sige nga, anong pangalan mo? Baka maalala pa kita. Tanong niya sa binata. Ngumiwi na lang ang binata sa kanya at naiiling na pinakatitigan pa siya. Never mind. Ano? Deal or no deal? Anong mangyayari kapag hindi ako pumayag? Natanong niya. Kagaya ng mga sinabi ko kanina, lahat yun pwedeng maganap. Including your family, pwedeng madamay. Saad ng binata. At kung pumayag ako? Ikakasal tayo. Pero dadaan ka pa sa masuring check-up para mapatunayan naming virgin ka. And BSB sabi mo nga. Paliwanag pa nito. Paano kung ayaw ko? Napapangusong tanong niya. Kung lalabas sa medico-legal na ayos na ang lahat sa'yo, ikakasal na agad tayo. Makakatanggap ang pamilya mo ng 20 million pesos. At ikaw rin, papasok yan sa sarili mong account at dadalhin mo ang apelyidong Villacruz ng ilang taon. Kapag namatay si Lolo, pwede na tayong maghiwalay. Kung hindi naman bigyan mo ko ng anak, makakalaya ka na. Paliwanag pa nito. Tingin mo, iiwan ko ang magiging anak ko sa'yo? Kung sakali man? Nasa'yo yan. Kaya lang, huwag kang mag-i-expect na mamahalin din kita kung sakaling ma-inlove ka sa'kin. Mayabang nitong sabi sa kanya. Tumingin ito sa suot na rilo at muling tinapunan siya ng ngiti. I think kinakailangan mo nang sumailalim sa mga test bago ka pumayag. Sabi pa nito sa kanya. Sa isang pitik lang ng mga daliri nito, bumukas ang pintuan at kinuha siya ng ilang kababaihang nakaitim din. Pilit siya nitong isinama palabas ng conference room. Takang-taka naman ang mga kasamahan niya sa opisinang iyon at ang iba ay nag-aalala pang sinundan siya ng tingin. Ngunit nilinaw naman ang management nila na walang masamang mangyayari sa kanya. Huwag na kayong mag-alala. Mamaya ay makaka-uwi rin si Claire sa bahay nila. Hindi nyo na kailangan gumawa ng anumang hakbang. Ilang oras din ang tinagal ng lahat ng eksamin niya sa isang pribadong klinik. Lahat naman ay naroon na. Tiningnan kung berhen pa siya at marami pang check-up ang pinagdaanan niya. Naiinis siya dahil sa mga ipinagawa ng lalaking iyon. Sa ayaw niya at sa gusto ay dadaan siya sa ganoong eksamin. Ang yabang! Akala mo kung sinong napakalinis at ginto! Bulalas pa niya sa isipan niya. Nagulat na lang siya nang makita ang mga magulang niyang papalapit na sa kanya. Nanlaki pa lalo ang mga mata niya nang makita niya na naman ang lalaking kanina lang ay nakikipag-deal sa kanya. Anak, kamusta ka? Tanong ng mama niya, kasunod nito ang papa niya. Ayos naman po ako. Bakit po kayo narito? Napapamaang niyang tanong sa mga magulang. Naaksidente ka raw anak at itong si Mr. Villacruz ang nagligtas sa'yo at nagdala rito sa klinik. Paliwanag naman ang papa niya. Napatingin naman siya sa lalaking noon ay hindi pa nga niya kilala o alam ang pangalan. Ako ho? Naaksidente? Oo. Napa-oo na lang siya kahit na naiinis dahil kinakailangan pa niyang magsinungaling sa mga magulang. Ako nga po pala si Joff Villacruz. Ako po ang fiancé nitong si Claire. Napanganga naman ang mga magulang ni Claire sa mga narinig. Ano? Fiancé? Eh wala ngang nobyo ang babaeng ito. Magiging fiancé ka pa niya? Nagugulat na sambit ng kaniyang ina. Napahawak sa dibdib ang papa niya. Anong ibig mong sabihin, Mr. Villacruz? Paano mo nasabi na fiancé ka ng anak namin? Pasensya na po kayo, pero ngayon lang po namin sinabi sa inyo.
Ngayon lang po namin naisip na ituloy ang plano naming pagpapakasal. Mahihiyain po kasi itong anak nyo. Lumapit pa ito sa kanya at saka inakbayan siya. Nanlalaki na lang ang mga matang tumitik sa kanya at hindi makakibo ang mga magulang niya. Lalo pa nang malaman ng mga ito kung sino at gaano kayaman ang lalaking gustong magpakasal sa anak nila. Nang makauwi na sila, ay katakot-takot na kurot at hampas ang inabot niya sa kanyang mama. Claire, magsabi ka ng totoo. Alam naming hindi totoo ang sinasabi ng lalaking yun sa amin. Ma, paniwalaan niyo na lang. At yun na lang din ang ipagkalat nyo sa lahat ng mga kamag-anak natin. Tutal, puro pang babatikos na lang naman din ang inaani ng pamilya natin sa kanila. Ngayon, may ipagmamalaki na tayo. Umiiyak niyang katiwiran sa kaniyang ina. Yun na lang din ang sinabi niya upang hindi na masyadong magtanong ang mga magulang niya sa kanya. Upang hindi na rin mapasama ang buong pamilya niya. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang lalaking yon. Pero alam niyang kaya nitong gawin ang lahat ng mga banta nito. Nakita niyang napakayaman nito at sa isang pitik lang ng mga daliri ay marami na itong napapakilos. Isang linggo lang ang lumipas at naayos na ang lahat ng kinakailangan sa kasal nila. Naroon ang lahat ng mga kamag-anak nila at kakilala, mga kaibigan niya at ilang mga kakilala ni Joff. Rinig niya ang mga samut-saring haka-haka ng mga tao patungkol sa biglaang pagpapakasal niya. Pero hindi na niya iniisip iyon. Ang inisip na lang niya ay ang mga taong isinaalang-alang niya para hindi mapahamak. Nakita niya ang lolo ng binata at nakausap pa niya. Masaya rin ang lolo ni Joff sa pagpapakasal ng apo nito sa kanya. Hinihintay na lang pala nito ang kamatayan. Hindi niya nais hilingin ngunit ang kamatayan nito ay ang siyang paglaya niya mula sa kamay ng lalaking pinakasalan niya. Na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kilala. Natatakot ako na baka mamaya isang halimaw palang pinakasalan ko. Baka mamaya tama palang naging NBSB na lang ako habang buhay. Daing niya sa sariling isipan habang tinutunghayan ang lalaking pinakasalan niya na nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Anak, kung ano man ang mangyari sa'yo, umuwi ka kaagad sa bahay ha? Alam kong natatakot ka ngayon. Lakasan mo ang loob mo. Habili ng kanyang ina, nanooy walang tigil sa kaiiyak. Ang papa naman niya ay nakatunghay lang at tahimik. Alam niyang nag-aalala rin ito, ngunit walang magawa. Ate, ingat ka dun ha, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sabi naman ni Lucho na walang kaalam-alam sa kanyang kinatatakutang kalagayan. Natapos ang kasalan. Sumakay na sila sa malaking sasakyan nito na kulang na lang ay maging bahay ng ilang tao sa laki. Tahimik siyang sumakay doon. Hindi akalain ni Joff na matatagpuan pa niya ang unang babaeng minahal niya. Ilang taon na ang nakaraan. High school student pa lang siya noon nang makilala niya si Claire. Alam niyang matanda siya ng 3 taon sa dalaga. Ngunit dahil sa pagiging pasaway niya, natagalan bago siya makapagtapos ng high school. Ilang kalalakihan ang tumangbang sa kanya. Ngunit hindi niya kinaya ang mga lalaking iyon. Isang matapang na babae ang humarap sa mga gangster na yon at ipinagtanggol siya. Iyon ang una at huling pagkikita nila. Ngunit natandaan niya ang mukha nito at ang pangalang nakasabit sa kaliwang bahagi ng damit nito. Nabasa niya, Claire de la Cruz. Hindi niya nakalimutan ang mukha nito. Hanggang sa dalhin na siya ng mga magulang niya sa ibang bansa upang doon na manirahan at mag-aral. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral at tuluyang naging CEO ng kumpanya, inakala niyang hindi na niya ito makikita. Ngunit isang pangyayari ang naging dahilan para hanapin niya ang dalaga. Gusto kasi ng lolo niya na mag-asawa na siya. Gusto ng lolo niya na bago man lang ito mamaalam ay makita siya nitong
ikinasal at malagay sa isang tahimik na buhay. Sawa na raw itong makita siyang pariwara na minsan ay hindi nagpakilala ng babaeng nakarelasyon. Hindi naman sa wala siyang nakarelasyon, pero lahat yun ay hindi naman seryoso. Relasyong pangkama lang, wika nga ng iba. Never pa siyang nagseryoso sa isang babae. Dahil sa babaeng tumatak na sa puso at isipan niya. Kaya naman ipinahanap na niya sa isang private detective ang babaeng ninanais niyang iharap sa altar at makasama sa habang buhay. Ipinagdarasal nga niya na wala pa itong asawa kahit na alam niyang nasa 30s na rin ito. Naisip na niyang ipapatay kung sino man ang lalaking na pangasawa nito. Ganun niya kagusto ang dalaga. Kaya naman ang malaman niyang NBSB ang naging bansag sa dalaga, ginamit na niyang dahilan iyon para hindi na ito tumanggi sa alok niyang kasal. Nalaman niya kasing very traditional ang paniniwala ng angkan at pamilya nito. Kaya naman idinaan na lang niya sa panggigipit ng dalaga at ang buong pamilya nito. "I'm glad na hindi ka nagka-boyfriend," mahinang sabi niya sa babae. Iyon ang unang beses na nakapagsarilinan sila ng dalaga kahit pa may ilang linggo na silang magkakilala at nag-aayos ng kanilang kasal. Ni hindi man lang siya nito nakilala. Napakunot naman ang noon ni Claire sa lalaki. Hindi nito alam kung bakit siya naging mabait sa dalaga ng mga oras na yon. Sa kabila ng simpleng ngiti ni Claire sa kanya, batid niyang nakakaramdam ito ng takot at pag-aalinlangan. Ang malaking problema niya, kinain na yata ang sistema niya ng pride at hiya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa dalagang pinakasalan na hindi naman siya masamang tao. Iniisip din niya kung paano ipadarama sa dalaga ang pagmamahal niya para dito. Maniniwala ba ito kung bigla na lang niya itong halikan? Bigla na lang siyang nabobo pagdating sa diskarte. Nasaan ang Joff na kilala niya? Iyong matinik sa babae. Pagdating sa isang NBSB, tila tumitiklop ang tuhod niya. Iniuwi siya ng binata sa napakalaking bahay nito. Isang malapalasyong mansyon pala ang tinitirahan ng lalaki. Inihatid siya nito sa kanyang sariling kwarto. "Ito ang magiging kwarto mo rito. Okay ka lang ba? Huwag kang kabahan. Wala akong gagawing masama sa'yo." Sabi pa ng binata sa kanya, sabay talikod. "Ang lolo mo ba talagang may gusto na NBSB ang mapapangasawa mo? O ikaw lang? Kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Gusto mo sigurado ka na ikaw ang makakauna sa babaeng magiging asawa mo. Kahit hindi mo naman magagawang mahalin." Hindi na niya napigilan pang sabihin sa lalaking asawa na niya ngayon. Napatigil ito at sandaling tumayo lang muna. Hindi nito sinagot ang tanong niya at dapat ay aalis na ito. "Sagutin mo ako!" sigaw niya. "Bakit gusto mo pang malaman?" "Dahil kahit ngayon lang, gusto kong makasiguro na tama ang naging desisyon kong isakripisyo ang kaligayahan ko." Naiiyak niyang sabi. "Bakit? May kaligayahan pa bang nag-iintay sa'yo? May boyfriend ka bang magbibigay sa'yo ng magandang future?" "Wala! Pero hindi dahilan yun para wasakin ko ang buhay ko!" "Hindi pagwawasak ng buhay ang magpakasal sa akin. Kaya kong ibigay ang magandang future na gusto mo. Naiintindihan mo?" Sigaw pa nito sa kanya, sabay tuluyang umalis sa loob ng silid niya. Alam naman niyang imposibleng magustuhan siya ni Joff, pero umaasa pa rin siya na hindi lang material na bagay ang maibibigay nito sa kanya, kahit man lang relasyon bilang magkaibigan. Nang hating gabi na, nagulat siya nang may malakas na katok mula sa labas ng silid niya ang kaniyang narinig. Malakas ang kabog ng dibdib niya, para nang lalabas ang puso niya sa sobrang takot kung sino ang kumakatok sa ganoong oras. Hindi tumitigil ang katok, kaya naman naglakas loob na siyang tumayo at marahang binuksan ang pintuan. Nagulat pa siya nang bigla na lang bumagsak ang asawa niya sa kaniyang harapan. Mabuti na lang at nasalo niya ito
Sabay pa silang bumagsak sa sahig at napahiga na lang sa kandungan niya ang lasing na lalaki. Anong dahilan at narito ka? Bakit lasing na lasing ka? Naguguluhan man si Claire ay marahan niyang tinayo ang lalaki. Ubod lakas niya itong hinila patungo sa kama niya at maayos na inihiga ito doon. Alam mo, may mahal akong babae. Sabi pa nito habang nakapikit. Napatigil siya. Naisip niya tuloy na maaring nahihirapan ng binata dahil may mahal pala itong ibang babae. Sinong mahal mo? Bakit hindi na lang siyang pinakasalan mo? Tanong niya sa lalaki. Bagamat alam niyang maaring mali ang sagot na marinig niya dahil lasing ito. Isa siyang matapang na babae. Kaso lang, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako nakilala. Nakalimutan na niya ako. Sabi pa ni Joff. Eh di sana nagpakilala ka. Wala sa loob na sagot niya sa binata habang nakakadama naman siya ng matinding kirot sa puso niya. Napahawak siya roon at mahinang pinakiramdaman ang bawat pintig nito sa dibdib niya. Nahawakan naman ng lalaki ang kamay niya. Alam mo, masaya ako na inintay mo ko. Buti na lang, hinintay mo ko. Sabi pa nito habang hawak ang kamay niya. Kinuhanan niya ito ng bimpo at marahang pinunasan ang mukha nito. Hindi niya nagawang palitan ang damit ng lalaki dahil hindi niya alam kung saan nakalagay ang mga gamit nito. Sumalampak na lamang siya sa sahig habang nakatunghay sa mukha ng kaniyang asawa na bagamat bago pa lang niyang nakikilala ay mahal na niya ata. Umaga na nang magising siya. Ngunit nagulat siya nang nakahiga na siya sa kaniyang kama. Marahil ay nagising si Joff at binuhat siya nito at inhiga sa kama. Nagulat pa siya nang biglang lumabas mula sa loob ng banyo ang lalaking si Joff. Nanlaki ang mga mata niyang nang makita itong topless at nabalot lang ng towel ang bewang nito hanggang baba. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhan niyang tanong. Itinuro naman ito ang pinanggalingang banyo. Nag-shower. Nag-shower ka rito? Sa loob ng kwarto ko? Diyan mismo sa loob ng banyo ko? Gulat pa rin niyang tanong. Oo, bakit bawal bang mag-shower? Alis ako ng maaga, kaya naman hindi kita masasabayang kumain ng breakfast. Sabi pa nito habang tuloy-tuloy na pumapasok sa loob ng walk-in closet. Napatayo naman siya sa kama at sinundan ng lalaki. Sandali lang! Ngunit nagulat siya nang makitang nakahubad na ang lalaki dahil nagbibihis nga ito. Nanlaki ang mga mata niya pero bigla siyang napapikit at tumalikod. Lumabas siya ng walk-in closet. Bakit? Ngayon ka lang nakakita nito? Tanong ni Joff sa kanya na nagbibiro dahil pikit na pikit ang kaniyang mga mata. Inakala niyang wala pa rin sa plot ang binata, kaya naman hindi niya magawang imulat ang mga mata niya. Dumilat ka na, nakabihis na ako, Miss NBSB, ang hirap mo palang biruin. Sambit sa kanya ni Joff. Ano? Bakit kasi dito ka naliligo at nagbibihis? Wala ka bang sariling banyo sa kwarto mo? Nakasimangot niyang tanong sa binata habang yakap ang sarili niya. Naalala niya palang wala nga siyang suot na bra. Bakit? Dito ang kwarto ko. Sino bang may sabi sa'yong lilipat ako ng kwarto? Tanong ng lalaki habang nagsusuot ng medyas at sapatos. Ano? Ang akala ko ba? Kwarto ko ito. Nakapamewang pangtanong niya. Bakit dito mo ako dinala kagabi? Tapos umalis ka? Oo. Dito kita dinala, dahil ito ang kwarto natin. Sabi pa nito na nakatitig sa kanya. Ano? Sandali nga, ibig mong sabihin sa isang kwarto lang tayo matutulog? You mean magsasama tayo sa iisang silid? Paulit-ulit at naguguluhan pa rin niyang tanong sa asawa niya. Ang buong akala niya kasi
ay hindi siya nito gustong makasama man lang dahil alam niyang wala naman itong pagtingin sa kanya. Tapos ngayon ay malalaman niyang ganun pa lang setup nila. Ano bang akala mo? Matapos ang kasal parang wala lang? Tanong nito habang lumalakad ng dahan-dahan at palapit ng palapit sa kanya hanggang sa mapaupo na siya sa kama. Mas lalo pa nitong inilapit ang mukha nito sa mukha niya, kaya naman halos malanghap na niya ang amoy ng mabangong hininga nito. Bigla na lang niyang naalala na hindi pa man lang siya nakakapagmumog man lang, kaya napatayo siya at napatakbo sa banyo. Mabilis niya iyong inilak. Narinig naman niya ang napakalakas na tao ng lalaki mula sa labas ng CR. Sige na, asawa kong NBSB. Aalis na ako. Kita na lang tayo mamaya. Sigaw pa nito na narinig naman niya. Isang linggo lang ang pinalipas niya bago siya pumasok sa opisina nila. Lahat ng mga kasamahan niya ay sinalubong siya at ang iba ay niyaka pa siya dahil sa sobrang tuwa nila sa kanya. Congratulations, Miss De La Cruz. Dahil sa'yo, nakakuha ng napakalaking investors ang kumpanya natin. Sabi ng manager nila. Ngunit ngiti lang ang itinugon niya sa sinabi nito. Naku naman po, Mrs. Villacruz na po siya. Sambit naman ang kaibigang si Nelia. Ay, oo nga pala. Kumusta naman ang unang gabi niyo nung halimaw? Napatingala naman siya sa isa sa mga kasamahan nila at tiningnan ito ng tingin na may pagtatanong. Sabi kasi doon sa resto bar na pinuntahan natin, kung saan kayo nagkakilala. Naku, halimaw raw sa alak yung CEO na yon. At wala raw gabing walang babaeng na ikakama yon. Kaya ihanda mo na lang ang sarili mo kung gabi-gabi kang mag-iintay sa lalaking yon. Baka mamaya uuwi yun umaga na dahil sa kandungan ng ibang babae na tulog. Sabi pa ni Benji. Ano ba? Huwag niyo nga siyang takutin. Tingin naman namin chismis lang ang mga yon. Sabi naman ni Feli na kaibigan niya. Naisip niya ngang sana ganun na lang ang nangyari kaysa kanina na ginulat pa siya nito at parang nakakapanibago ang mga kilos nito. Mas gusto na lang niyang hindi ito umuwi kaysa naman uuwing laging nakainom at kung ano-ano ang ikinukwento sa kanya. Gabi na naman, hindi na niya inaasahan ang pag-uwi ng lalaki. Kaya naman, nag-isip na siyang kumain ng hapunan mag-isa. Ilang unang gabi sana nakakain silang magkasama. Pero malungkot siyang napatingin sa isang pares ng pinggan na nakataob pa rin. At sandali niyang na-imagine na masaya silang naghahapunan. Pero sa isang kisap mata ay nawala ang imahinasyon yon. Hindi niya namalayang pumapatak na pala ang mga luha niya sa harap ng mahabang lamesa na yon. Unang beses niyang naramdaman ang kalungkutan. Nagbalik sa kanyang alaala ang saya na may kasabay kumain sa hapag. Yung pamilya niya na kahit na puno ng ingay at bangayan, masaya pa rin sila. Hindi tulad ng sandaling iyon, isang bagay yata ang gusto na niyang pagsisihan. Ang nagpakasal siya sa isang mayamang lalaki na hindi yata alam ang kahulugan ng salitang pamilya at kaligayahan. Tumayo siya at nagpunta na lang sa kanyang kwarto. Doon ay naupo sa kanyang kama, yakap niya ang mga nakayuping binti at umiiyak ng mahina. Malungkot pa lang mag-isa. Mas malungkot pa yata kaysa sa mga panahong iniisip niyang hindi na siya makakapag-asawa pa. Nakapagpakasal nga siya, pero wala namang pinagkaiba ang kinahinatnan niya. Ganun pa rin, mag-iisa pa rin pala siya sa dulo. Muli siyang napahagulhol at umiyak ng malakas. Nagulat siya nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Iniluwa noon ang humahangos na si Joff. Agad itong lumapit sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Matagal na nakatitig lang sa nakayukong ulo niya kahit na naramdaman niya ang pagpasok nito sa kwarto nila. Hindi siya nag-angat ng muka. I'm sorry. Nalate ako. Mahinang salita nito sa kanya.
Bagamat naririnig niya ito, ay nagpatuloy siya sa pag-iyak. Claire, sorry, nalita ko nang uwi. Sorry rin kasi hindi man lang ako nakatawag o nakapag-text man lang sa'yo. Napauwi na ako. Pero totoong nagsusorry ako sa ngayon. Kinuha pa ni Joff ang isang kamay niya at bahagya iyong pinisil. Sorry? Bakit ka nagsusorry? May aasahan ba ako mula sa'yo? Dapat ba mag-intay ako na may asawa akong uuwi para makasabay ko sa pagkain? Dapat ba intayin ko ang tawag o text mula sa'yo? Tanong niyang umiiyak pa rin. Kaya nga nagsusorry, diba? Kaya nga ako nagmadali. Kasi gusto kong makasabay ka sa hapunan. Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit kasi ang dami mong negative na iniisip? Ano bang dapat isipin ng isang tulad kong nagpakasal dahil lang tinakot ako? Ano bang dapat isipin ng isang tulad kong alam kong ang dahilan lang naman ng kasal natin ay dahil iyon ang hiniling ng lolo mo? Tama na yan. Kumain na tayo. Gutom na ako. Tumalikod dito at umakmang lalabas ng kwarto. Pero nang makita nitong hindi man lang siya tumayo para sundin ang sinasabi nito, bumalik ito at hinila ang kamay niya para lang tumayo na siya. Ayoko. Ayoko nang kumain. Busog na ako. Hila niya rin sa mga kamay niya. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganun sa puso niya. Puno na siya ng galit at pagdududa. Hindi niya maunawaan ang kaniyang sarili. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin, Claire? Nakapamewang na tanong ni Joff sa kanya. Nakaarko ang mga kilay nitong nakatitig sa kanya at alam niyang hindi nito gusto ang mga inaasal niya. Diba, sabi mo kagabi, may babae kang gusto? Kaya lang hindi ka niya nakilala. Bakit hindi na lang siyang inaya mo magpakasal? Bakit ako pa? Bakit ako yung ginulo mo ang buhay? Ang gulo at ang lungkot na ng buhay ko. Masaya naman ako dati, kahit walang magkagusto sa akin. Kahit na walang mag-aya sa akin na magpakasal. Pakiramdam ko ngayon, punong-puno ng insecurity ang puso at isipan ko. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Naiiyak pa rin sambit niya sa lalaki. Gusto mong malaman? Gusto mong malaman kung sino yung babaeng yun? Tanong nito sa kanya. Tumingin siya ng masama sa lalaki. Hindi ko gusto. Wala akong pake. Naiinis lang ako sa kanya. Kasi hindi kanya nakilala. Hindi man lang niya naaalala na may lalaki palang nag-iintay sa kanya. Hindi man lang niya alam na may iniligtas siya. Tapos ano? Nagpangukuan ba kayo? Kasi nagiging miserable ang buhay ko ng dahil sa kanya. Sigaw na niya. Hindi na niya napigilan ang damdamin niya. Hindi niya rin alam kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Siguro dahil sa isang linggo pa lang nilang pagkakakilala, tila natutuhan na niya itong mahalin. Kaya lang, may iba pala itong minamahal. Eh di mainis ka sa sarili mo. Makahulog ang sambit ni Joff sa kanya. Sabay talikod at tuluyan na siyang iniwan. Naiwan naman siyang nakatulala. Hindi na niya malaman sa sarili niya kung bakit ganun na lang ang sikip ng dibdib niya. Tuluyan na naman siyang napaiyak. Nang makaalis siya sa silid ng asawa niyang si Claire, halos habol ang hininga niya at para na siyang mababaliw. Hindi niya maunawaan ang sarili niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nito maalala. Madalas niyang tingnan ang sarili niya sa malaking salamin. Wala namang nagbago sa itsura simula noon. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang itsura niya. Libaw na lang sa pananamit. Naisip niyang hindi talaga nito siya natatandaan. O baka naman ibang tao pala ang babaeng nakilala niya. Kaya lang hindi siya pwedeng magkamali. Dahil hindi niya malilimutan ang mukha nito. Maliba na lang kung may kakambal ito o namatay na kapatid na babae na kamukha nito. Kaya lang, nagpaimbestiga na siya. Kaya sigurado siyang ito lang ang babaeng yon, ang babaeng iniibig niya. Umalis siya at nagtungo sa kaniyang kaibigang si Jason. Doon sa bahay nito siya nagpunta.
pare, ang laki ng problema mo. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa kanyang totoo na siya yung babaeng mahal mo? Suwestiyon ni Jason. Bakit ko naman sasabihin? Hayaan ko na lang na maalala niya. At kung hindi niya maalala, bahala siya. Basta ang mahalaga, sa akin ang asawa ko. Napapangiting sambit ni Joff sa kaibigan. Ang sama mo! Nagulat siya nang batuhin na lang siya ng una ni Veron, ang asawa ng kaibigan niyang si Jason. Ano ba? Problema nito? Tanong niyang naituro pa ang babae. Alam mo, hindi sanay si Claire sa buhay na ipinaparanas mo sa kanya. Masayahing tao siya at hindi siya tulad ng isda na ikukulong mo na lang sa isang aquarium. Masayahin siya sa bahay o sa trabaho. Mababaliw talaga yun sa uri ng pagtrato mo. Maawa ka naman sa babaeng yun, Joff. Pangaral pa ni Veron. Sabihin mo kasi, pre, hindi tamang pinahihirapan mo ang loob niya. Paano kung mahal ka na niya at inaakala niyang maiba kang mahal? Di mas lalong naging komplikado ang lahat sa inyo. Paliwanag rin ni Jason. Isang bagay na hindi niya naiisip o marahil ay naging manhid lang siya dahil sa nakasanay na niya ang ganong style ng pamumuhay. Iyong namumuhay na walang pakialam ang lahat sa kanya. Noon din ay naisip niyang magkaiba nga pala ang sitwasyon ng buhay nila. Nang umuwi siya ng bahay nila, nalaman niyang wala ito sa kanilang silid. Umalis pala si Claire. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Naalala niyang baka naglalasing ito sa kung saang bar. Kaya naman, tinawagan na niya ang lahat ng alam niyang kakilala ni Claire. Ngunit wala isa man sa mga kaibigan at kasamahan nito sa trabaho ang alam kung nasaan ang asawa niya. Kaya nang wala na siyang ibang choice, ay pinuntahan na niya ang mga magulang ni Claire at nagpatulong sa mga ito. Bakit kasi iniiwan mo siyang mag-isa sa malaking bahay mo? Tanong ng mama ni Claire sa kanya. Siya naman ay nakaluhod sa harap ng mga ito. Sorry po. Kasalanan ko po kung bakit po siya lumayas. Sana po tulungan niyo akong makita siya ulit. Hindi ko po kayang mawala siya. Sincero niyang salita sa harap ng mga magulang ng kanyang asawa. Kung ganon, ay mahal mo pala ang anak namin? Tanong ng ama ni Claire. Opo, mahal na mahal ko po ang anak niyo. Kaya lang, hindi po niyo alam ang tunay kong nararamdaman sa kanya. Nakayuko pa rin sagot niya sa ama ng asawa. Bayaw, isa lang ang alam kong pinupuntahan ni ate kapag may problema. Dalin mo ito. Sabay hagis nito sa kanya ng isang pares ng boxing gloves. Nasapo naman niya iyon. Napatingin na lang siya rito at naunawaan naman niya ang nais nito. Nasaan ba ang ate mo? Tanong naman ang mama nila. Ihahatid ko na lang si kuya sa gym ni ate. Sabi pang muli ni Lucho. Umalis sila at sumakay ng sasakyan niya para puntahan ang nasabing gym ng ate nito. Ganon yun si ate kapag may mabigat na pinagdadaanan o may pinag-iisipan. Magbaboxing yun sa gym niya. Hindi niya yun nagawang ibenta kahit na iba ang trabaho niya. Kwento pa ni Lucho habang binabagtas nila gamit ang sasakyan niya ang kalsadang iyon. Ang kalsadang natatandaan pa niya kung saan siya muntik nang mamatay dahil sa pinagtutulungan siya ng isang grupo ng mga gangster. Siya naman ay nakikinig lang sa lalaki. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na gym. Iyong kapag pumasok ay malawak na lugar lang kung saan pwede kang makipag-sparring. Bumaba sila. Marahang binuksan ng kapatid nito ang isang bahagi ng pintuan. Madilim ang loob at tanging mahinang liwanag lang ang naaaninaw nila. Ayun siya. Naririnig mo? Gusto talaga niya yung hindi maliwanag. Kunti lang ang liwanag. Tamang-tama para makapag-isip siya ng malinaw. Sige. Bahala ka na, kuya. Sana, kung ano man ang problema niyo ni ate, maayos niyo na. Sige, Lucho. Maraming salamat sa tulong mo. Sabi niya, sabay tabik niya sa balikat ng bayaw.
Nagpaalam na ito at tuluyan ang umalis. Marahan niyang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob ng maliit na studio type na tinatawag nilang gym. Isang lugar na wala naman siyang makita o maaninaw, kundi salamin. Naisip niyang paanong natawag na gym iyon, wala namang mga gym equipment. Tanging malinis na sahig lang naman ang nakikita niya at isang nakasabit na boxing punching bag ang naroon. Si Claire ay nakatayo sa harap noon at walang pagod na nagsususuntok sa punching bag. Ano bang ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong. Alam niyang sapat lang para marinig ni Claire ang boses niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang hideout ko? Tanong lang din ni Claire habang patuloy na nagsususuntok sa punching bag. Baka gusto mong makipag-sparring. Matapang na alok nito sa kanya. Lumapit naman siya at sinuot ang boxing gloves na ibinigay sa kanya ni Lucho. Boksingera ka ba? Alam kong hindi eh. Tanong niya na sinundan rin kaagad niya ng sagot. Dati akong mixed martial arts instructor. Sabihin na natin, idinagdag ko ito para naman maging masaya ang mga makakalaban ko. Tulad mo, lalabanan kita ngayon. Sabi pa nito sa kanya. Oh, come on. Bakit hindi na lang tayo sa kama maglaban? Kaysa naman pinapagod mo ang katawan mo rito. Wala tayong oras dito. Dapat nasa bahay na tayo at naglalabing-labing. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang siyang suguri ni Claire at undayan ng suntok. Hindi siya nakailag kaya naman tinamaan siya sa mata. Tumumba siya at panandali ang nawala ng ulirat. Sorry! Bakit kasi hindi ka umilag? Malakas na tanong ni Claire sa asawa. Kahit na mismo siya ay hindi niya akalaing matatamaan ng lalaki at hindi iilagan ang suntok na gagawin niya. Mahilo-hilong nagbango ng kaunti si Joff sa pagkakahiga sa sahig. Ano ba kasing problema mo? Bakit kailangan pang humantong tayo sa sakitan? Natanong nito sa kanya. Ikaw ang problema ko! Singhal pa niya sa asawa. Palalayain na kita. Hindi ko alam kung tama bang minahal kita sa sandaling panahon, pero ito ang nararamdaman ko. Mahal kita, kaya palalayain na kita. Malungkot niyang sabi. Ha? Anong palalayain? Ikakakasal lang natin. Wala pa nga tayong 2 months. Sagot ni Joff. Pero may mahal ka namang iba. Ipagtapat na lang natin sa lolo mo na hindi mo ko kayang mahalin, na may mahal kang ibang babae na hindi mo malimutan. Ayokong sirain ang buhay nating pareho. Magpakilala ka sa kanya at sabihin mo ang totoo. Malay mo, NBSB pa rin siyang tulad ko. Sabi pa niya. Bakit kasi hindi mo ako maalala? Bakit hindi mo ako makilala? Tanong ng lalaki. Hindi naman niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang alin? Sino? Na may iniligtas kang lalaki. 15 years ago. Mahinang sagot ni Joff. Ako? May iniligtas na lalaki? Sino? Ikaw ba? Natatawa naman niyang tanong. Pilit siyang nag-isip kung meron nga. Hindi na niya kasi maalala sa dami ng mga taong natulungan niya noon. Oo, ako nga. Hindi mo na maalala. Nung panahong yun, kakagraduate ko lang ng high school. Napadpad ako sa lugar na ito at napagtripan ng mga gangster. Ikaw ang nagligtas sa akin. Simula nun, hindi na kita makalimutan. Ikaw kasi yung babaeng minahal ko na noon pa. Kaya lang, hindi mo naman ako nakilala. Pero ikaw, kilalang kilala ka ng puso ko. At kahit kailan, hindi ka nawala sa isip ko. Mahal kita, Claire. Ganon? Bakit ang dami mo pang test na ipinagawa kung kilala mo naman pala ako? Requirements kasi ni Lolo yon. Kung ako lang ang tatanungin, hindi ko na kailangan gawin yon. Mahal kita kahit na malaman kong ilang lalaki na ang nagdaan sa'yo. Wala naman akong pakialam. Sambit pa nito na tinitigan siya ng malagkit. Sa narinig niya, parang kiniliti ang puso niya. Napapailing siyang gusto niyang matawa.
Ibig mong sabihin, nagsiselos ako sa sarili ko? Sinabayan niya pa ng malakas na halakhak. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, pero tuwang-tuwa siya at naghahari ang ligaya sa puso niya. Nagulat pa siya nang bigla siyang dambahin ni Joff at napatihaya siya. Napailalim siya nito at nagtama ang kanilang mga mata. Malagkit na tinginan. Mabuti na lang ha, NBSB ka. Hindi na ako nahirapan pang sabihin kay Lolo na ikaw ang pakakasalan ko. Nakangiting sambit ni Joff, sabay halik sa mga labi niya. Bahagya pang nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya ngunit napapikit na lang ang kanyang mga mata at ninamnam ang matamis na halik na iginawad sa kanya ni Joff. Mahal kita, sabi nito nang magbitiw ang kanilang mga labi. Ngumiti muna siya bago sumagot. Mahal na rin kita. Hindi ko alam kung kailan at paano. Siguro nung unang gabi na makita kita? Iyon ang unang gabi na minahal kita. Alam ko naman na malungkot ang buhay mo. Bakit ka malungkot? Tanong niya sa lalaki habang nakakapit ang dalawang braso niya sa leeg nito. Malungkot ako kasi ang tagal kitang natagpuan. Marami na akong babaeng nakasama sa kama. Pero ang mukha mo ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat, ikaw pa rin. Kahit ni hindi mo man lang ako natandaan. Napapangusong sabi ni Joff. Pero kahit hindi kita natandaan sa tingin ko, natandaan ka ng puso ko. Ngumiting sambit niya sa asawa. Sa kanya ito muling hinalikan sa mga labi. Umuwi sila sa kanilang mansyon na magkasama. Magkahawak ang mga kamay at may mga ngiti sa labi. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang lahat sa kanila. Malinaw na sa kanya na kaya pala siya hindi natutong magmahal at magkagusto sa ibang lalaking nanligaw sa kanya noon. Ang dahilan pala'y may nag-iintay sa kanya. Ngayon, alam ko na kung bakit ako NBSB. Dahil siguro sa panalangin mo. Nakangiting sabi niya sa asawa. Nasa kwarto na sila ng mga oras na yon. Magkatabi lang na nakahiga sa kama. Ganun ba? O baka naman kasi pangit ka talaga. Walang magkagusto sa'yo. Tapos ay tumawa ito ng ubod ng lakas. Matapos niyang paningkita ng mga mata. Naiinis niyang tinalikuran ng asawa. Buisit! Ang akala ko pa naman tuloy ang lambingan natin. Mang-aasar ka na pala pagdating dito. Sabi niyang ipinikit na lang ang mga mata habang nakatalikod. Mas nagagandahan kasi ako kapag nakikita ko yung nakakunot mong noo. Iniharap siya nito at bagyang pinisil ang ilong niya. Nakapikit pa rin siya habang ginagawa iyon ng asawa niya sa kanya. Naramdaman na lang niyang paunti-unting paghalik nito sa noo niya. Sa dulo ng ilong at hanggang makarating sa kaniyang mga labi. Iyon na yata ang karugtong ng lambing nito kanina na hindi natapos doon sa maliit niyang gym. Claire, baby. Napangiti siya nang tawagin siya nitong baby. Ano ka ba? Baby talagang itatawag mo sa akin? Paano naman kung magkaanak na tayo? Tanong niya na hindi na mapigilan ang ngiti at kilig na nararamdaman niya sa kaniyang mga labi. Eh di tsaka natin ibahin, magiging honey na o sweetheart, alin lang sa dalawa. Sabay kabig nito sa kanya at siniil siyang muli ng halik. Muling ipinadama nito sa kanya ang isang matamis na halik na noon niya lang nadama. Isang halik na babaunin niya sa puso niya habang buhay. Noon din niya natuklasan na mahal siya nito. Isang pagmamahal na inintay rin nito ng matagal. Tulad niya, naghintay rin si Joff. Hindi nakipagrelasyon sa ibang babae. Bagamat alam naman niya na lalaki ito at maaaring maraming babaeng nakasama sa kama. Pero hindi niya iyon tinitingnan bilang relasyon. Para sa kanya, normal lang sa lalaking wala pang asawa ang makipag-fling sa ibang babae na wala rin namang karelasyon.
Ganun niya binubuksan ang kanyang isipan para sa mga babaeng nakasama nito sa isang buong magdamag. At para sa kanya, hindi iyon big deal. Kaya naman ang angkin na siya ng lalaking pinakasalan niya, hindi na siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang matagal ng pinakaiingatang pagkabirhen. Alam niya na mahal siya nito at magiging masaya sila sa kanilang buhay at pagsasama. Isang hapon, isang babae ang naghahanap sa kanya sa kanilang opisina. Nagulat na lang siya na pumunta ito sa cubicle na kinaroroonan niya. Nakatayo ito at nagsalita na lang bigla. "Ikaw ba si Claire?" Tanong nito sa kanya. Naka-cross arms pa ito habang nakataas ang isang kilay. Tinitingnan siya ng mapanuring tingin, mula ulo hanggang paa. Teka lang miss, bawal po kayong pumasok dito. May appointment po ba kayo sa manager namin?" Sabat ni Feli na biglang nilapitan ng babae. "Huwag kang makialam, hindi ko ang ipinunta ko rito." Sigaw nito sa kaibigan niya. Hindi niya alam ang dahilan ng pagsugod nito. Kaya lang, hindi niya nagustuhan ang kabastusan nito at paninigaw sa kaibigan niya. Tumayo siya dahil alam niyang siya naman ang sadya nito. "Anong problema?" Tanong niya sa babae. "Lubayan mo si Joff kung ayaw mong samain ka sa akin." Dinuro siya ng babae, isang bagay na hindi niya papapalampas. Tinapik niya iyon dahil ayaw na ayaw niya ng ganong klaseng pambabastos. "Anong problema mo sa asawa ko?" Nakataas na rin ang mga kilay na tanong niya. "Asawa? Kailan pa? Yun bang arranged marriage ang tinutukoy mo? Hindi mo ba alam na marami na tayong mga babae ang inalok niya ng ganyan? Arranged marriage para sa lolo niya? Pero ito ang tatandaan mo. Hihiwalayin ka niya after a week." Sabi nito sa kanya. Natawa lang siya sa pinagsasabi nito sa kanya. Hindi niya maisip na ginawa rin pala ni Joff sa ibang babae ang ganong bagay. Naisip niyang sinubukan din pala nitong magmahal ng ibang babae. Siguro naiinip na ito sa pag-iintay sa kanya. "Sige na, umalis ka na. Wala akong time na makinig sa mga sinasabi mo." Sabi na lang niya. Ngunit tinangka nitong hablutin ang buhok niya. Kaya lang, hindi pa rin nawawala sa kaniyang bilis ng pakiramdam niya. Kaya naman, nailagan niya ang kamay nito at kamuntik na itong masubsob sa isa sa mga cubicle doon. "Aba, hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Kung iniisip mo na magtatagal kayo ni Joff, pagsisisihan mo ang araw na hindi ka nakinig sa akin. Iniwan niya ako. At tsak na, yan din ang gagawin niya sa'yo. Hindi marunong magmahal ang lalaking yon." Sigaw pa nito sa kanya. "Wala ka ng pakialam doon kung ano man ang mangyari sa relasyon namin. Ako nang may pananagutan sa sarili kong buhay. Bakit kita pakikinggan? Ang taong nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. At nasa katinoan pa ang isip ko. Kaya walang puwang sa akin ang lahat ng sasabihin mo, okay?" Sabay talikod niya sa babae. "Ano, Mildred? Hindi ka patitigil sa panggugulo mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, hindi siya ang tipo ng babaeng magagawa mong ibuli." Narinig niyang salita ng isang boses na pamilyar sa kanya. Napalingon siya sa may bukana ng pintuan. Masamang tingin ang tinapon niya sa taong naroon. Nangingiting lumapit naman ito sa kanya at umakbay. "Ano naman ang ginagawa mo rito?" Tanong niya sa kanyang asawa na nakalarawan ang ngiti sa mga labi. "Nakita mo na nga ang sinugod ako ng isa sa mga babae mo? Nakangisi ka pa dyan?" Inis niyang inalis ang pagkakaakbay nito sa balikat niya. Gusto sana niyang ibalibag ang asawa, kaya lang hindi na lang niya ginawa. "Ito kasing babaeng to, makulit! Gusto ka raw kilatisin." Natawa ng tuluyan si Joff sa hilat siya ng mukha niya. At tinatawanan rin ito ang babae dahil sa mukhang nasaktan ito sa pagkakasubsob. "Si kuya naman! Nakakainis! Tinatawanan ako!" Ngumuso ang babae at parang batang nagmaktol. "Ano?"
gulat niyang nasabi. Siya si Mildred, ang makulit at pasaway kong nakababatang kapatid. Sorry, hindi ko nasabi sayong may pasaway akong kapatid. Napapakamot sa batok na sabi ni Joff sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at napatalikod siya sa kahihiyan dahil hindi niya alam na kapatid pala ni Joff ang babaeng umaaway sa kanya. Nagtawa na ng lahat ng naroon. Nako sir, mabuti na lang hindi siya binanata ni Claire. Sambit ng isa sa mga kasamahan niyang lalaki. Alam kasi ng lahat doon na dati siyang mixed martial arts instructor. Yun na nga ang sinabi ko rito sa kapatid kong pasaway. Ayaw magpapigil eh. Natatawang sagot ni Joff sa lahat ng taong naroon at nakikitawa sa naghaganap sa eksena ng kapatid ni Joff. Nasa kantin sila ng building na pinagtatrabahuhan ni Claire. Doon na sila humantong upang makapagmeryenda na rin habang nag-uusap. Bakit mo naman ginawa ito? Pwede naman tayong mag-usap ng maayos kung ayaw mo sa akin. Nahihiyang tanong niya sa babae. Hindi. Ako nga dapat ang mahiya at magpasalamat. Alam ko na ngayon na ikaw nga ang babaeng magpapatingo dito sa siraulo kong kuya. Inginuso pa nito ang asawa niya. Grabe, siraulo talaga. Ang bait ko kaya. Salita pa ni Joff na sa kanya nakatingin. Oo, tama ka. Siraulo nga siya kasi pinahirapan niya ako ng ilang linggo. Mahal naman pala niya ako. Hindi na lang niya sinabi. Alam mo, muntik pa nga akong hindi pumayag sa kasal na inaalok niya. Kasi tinatakot niya ako at ang buong pamilya ko. Kwento pa niya sa hipag niya si Mildred na kanina lang ay muntik na niyang makaaway. Mabuti na lang at hindi naman talaga likas sa mga martial artist ang ipagyabang ang kakayahang meron sila. Tulad niya na hindi basta ginagamit ang lakas para pumatol sa isang naghahamon ng away. Ilang linggo nang hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi siya bumabangon ng maaga at tamad na tamad siyang pumasok sa trabaho niya. Kaya naman nag-file na siya ng sickness leave sa kanilang opisina. Baby, okay ka lang ba? Tanong ni Joff sa kanya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may sakit ako. Mahina niyang sagot sa kaniyang asawa. Kinabukasan ay ganun pa rin ang pakiramdam niya. Kaya lang ay mainit na ang ulo niya sa kaniyang asawa. Ayaw niya itong makita at makatabi. Pinapalayas niya ito dahil sa nababahuan siya sa amoy nito. Kung ayaw mong lumayas, ako na lang ang lalayas. Galit niyang sabi sa kaniyang asawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na kita maintindihan. Ilang buwan naman tayong nagsasama at okay naman ang lahat sa atin. Ano naman bang problema mo? Tanong ni Joff sa hindi na maintindihang asawa. Umalis siya at hindi naman siya pinigilan ito. Marahil ay ayaw rin kasi ni Joff na humantong sila sa pagkakasakitan. Doon lang naman siya nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Isang malakas na batok naman ang inabot niya mula sa kanyang ina. Aray! Ano ba naman yan, ma? Singhal niya matapos siyang batukan ng mama niya. Dapat lang yan sa'yo? Ano bang problema mo sa asawa mo? Ang bait-bait ng anong tao? Ano bang hinahanap mo? Bakit ba kasi anak? Sinaktan ka ba niya? Nag-away ba kayo? Tanong naman ang kaniyang ama. Umiling lang siya dahil hindi naman talaga sila nag-away. Wala rin siyang makitang dahilan kung bakit ganun na ang panggagalaiti niya at ayaw niyang makita ang asawa. O kahit man lang maamoy ang amoy nito, ay tila ba bumabaliktad na ang kanyang sikmura. Hindi ko po alam. Hindi po kami nag-away. Basta ayoko po siyang makita o maamoy man lang. Baka po nagising na ako sa katotohanang hindi ko siya magagawang mahalin. Sabi pa niya sa harap ng kanyang ama't ina. Samantalang nasa labas naman si Joff. Claire, ano ba? Umuwi na tayo. Kung may problema, pag-usapan na lang natin. Sigaw ni Joff buhat sa labas ng bahay nila. Ayoko na nga! Umalis ka na! Ayaw kitang makita!
sigaw naman niya sa kanyang asawa. Hindi niya maunawaan kung bakit gano'n na lang ang silakbo ng damdamin niya sa kanyang asawa. Hindi naman siya gano'n ng mga nakaraang buwan ng kanilang pagsasama. Naiiritang nilapitan siya ng kanyang ina. Hinawakan ito ang kanyang baba at iniangat iyon upang makita ang kanyang leeg. At isang bagay ang napagtanto nito sa kanya. Malakas na batok na naman ang iginawad nito sa ulo niya. Pero dapris lang iyon ang dulo ng mga daliri ng mama niya dahil sa nailagan niya iyon. Mama! Ako dapat ang kampihan niyo, hindi ang lalaking iyon! Naituro pa niya ang asawa niya na nasa labas ng gate na kung tartuhin niya ng mga oras na yun ay tila ba ordinaryong lalaki lang ito. Hindi ka ba nahihiya at naaawa sa asawa mo? CEO ng malaking kumpanya yon at parang tanga doon na nagsisisigaw. Ano ka ba? Tigilan mo ang kaartihan mo. Honey, papasukin mo na si Joff. Sambit ng mama niya, sabay baling sa papa niya. Tumayo naman agad ang papa niya at pinagbuksan ng pintuan si Joff. Mama, sorry po talaga. Paghingi pa nito ng tawad. Hindi, Joff. Kami dapat ang humingi ng pasensya. Wala kang kasalanan. Itong anak namin ang parang baliw sa pinaggagawa niya. Paliwanag ng mama niya na tila nahihiya sa mga inaasal niya. Mama, ayoko na nga! Ngunit batok lang uli ang natamo niya mula sa kaniyang ina. Nako, Joff. Iuwi mo ng babaeng yan. Kaya niya nagkakaganyan dahil nagdadalang tao na siya at ikaw ang pinaglilihian. Sambit ng mama niya sa kaniyang asawa. Ano ho? Ganun po ba yun? Nanlalaki ang mga matang na tanong ni Joff habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Oo na, buntis ako. Naiinis ako sa'yo kasi hindi mo sinusunod ang mga bilin ko. Mahina niyang salita sa asawa habang nakayukulang. Sweetheart, kaya ka ba nagpapabili ng mga weird na pagkain? Kasi po wala sa mga panahon ang mga ipinabibili niyang prutas. Hindi ko talaga naisip na naglilihi ka na pala. Sorry talaga, sweetheart. Masayang-masayang niyakap siya ni Joff. At mula nga noon, bawat hilingin niyang pagkain ay hindi na nito binabaliwala pa. Dahil alam na nito na parte lang iyon ng kanyang paglilihi at pagdadalang tao. Makalipas nga ang 9 na buwan ay nanganak si Claire ng isang sanggol na lalaki. At ilang buwan pa ang lumipas ay muling nagdalang tao si Claire. Namuhay sila ng masaya sa piling ng isa't isa. At bumuo pa ng masaya at malaking pamilya. Wakas. Maraming maraming salamat po sa pakikinig nyo hanggang sa dulo ng ating kwento. Ito po si Inday Series at hanggang sa muli.